Hello, welcome po muli dito sa aking kusina, ang inyong GrandMamala kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng kilawing puso ng saging. Or yung iba ang tawag dito ay sisig, or sa kapampangan ay kilayin. Kilayin puso ng saging. Simple lamang pong iluto ito. Pwede siyang gawing appetizer or pwede rin pang-ulam sa kanin. Tara po, papakita ko sa inyo ang mga ingredients. Ito po ang ingredients ng aking kilawing puso ng saging. Puso ng saging, 1 cup vinegar, yung kalahati, gagawin kong pangbabad sa ginayat ng puso ng saging. Ito, pinaghalo ko na salt at saka vinegar. Nangungulit po ang aking apo. Olive oil. Okay, go. Yep. Patis. Salt. Salt and pepper to taste. Then, garlic. Maraming garlic, onion, at black pepper. Okay, gagayatin na po natin ng puso ng saging. Gagamit din po ako ng gloves para pigain ang nagayat na puso ng saging dahil madami siyang dagta hahawa sa ating kamay. So, yung pong paggamit ng vinegar at saka salt para maalis yung pakla, mabawasan yung pakla nung puso kasi marami siyang dagta. So, ganito lang po, tatanggalin natin itong outer layer ng puso ng saging hanggang sa makita natin yung mura ng part ng dahon. Ito yun. Ito, okay na po yan. Nakukurot na. So, it means okay na. Ngayon, kakat natin siya. Pag-cut po nito, diretso natin dito sa ating solution na salt and vinegar. So, tapos na po siyang cut. Ito, habang kinakat ko po siya, hinahalo ko sa ating salt and vinegar. Ngayon, tingnan niyo po, hindi siya ganong umitim. And then, yung pakla niya mababawasan. Tapos nito, pipigain siya. Pipigain siya mabuti para maalis yung katas niya. Okay, babalikan po natin. Ito na po, tapos ko na siyang pigain. Ito na ang kanyang itsura ngayong napiga na. Medyo matagal nga lang pigain kasi kailangan talagang paka-piga natin para lumabas yung mawala yung paet. Para kang nagpipiga ng niyog, kinakatas. Idadagdag ko lang po ang isa pang ingredients. Lalagyan ko rin siya ng hipon. Ito lang ang meron ako dito sa fridge namin, ang baby hipon. Kaya ito ang aking ilalagay. Pwede nyo rin siyang lagyan ng baboy, or kung wala, pwede rin wala. Minsan ako pag nagluto ng gulay, talagang walang sahog dahil minsan gusto ko puro gulay lang. At ang di mawawalang sili, yan po ang aking idinagdag. Sili at yung hipon. Ngayon po, ganito ang aking style ng pagluluto. Titimplahan ko na itong aking puso ng
saging, yung napigang puso na saging. Titimplahan ko na agad siya dito sa aking bowl bago ko siya igisa. Yung natirang suka, kalahating cup na suka, i-shak nang ilalagay dito. Kalahati lang. Kasi yung kanina meron na siya. May asim na siya nung pagkapiga kanina. Tapos itong paminta. Lalagyan na rin natin ng paminta. Masarap, maraming paminta. Kasi yan ang ano talaga na sisig, suka at saka paminta. Ayan, titimplahin ko siya dito. Haluin ko bago ko igisa. Talagang hindi po totally mawawala yung pangingitim ng puso ng saging. Pero ito, nabawasan siya. Yan talagang ano niya, para nga siyang pusit eh, pag naluto. Ito. Amoy na yung kanyang sisig na amoy. Dadagdagan ko pa siya ng paminta. Masarap kasi maraming paminta. Ito. Yung timpla, depende sa inyo, sa taas ng panlasa nyo. Ayan, ito po, ready na siyang gisa. Gigisa ko na siya. Okay, lagyan na po natin ng mantika. Mainit na ang ating kawali or wok. Sisig ito, kaya medyo tinagdagan ko mantika. Pero siguro mga 2 tablespoon lang po. Ngayon, lalagyan ko ang aking bawang. Lagyan natin ang bawang. Sunod ang ating sibuyas. Ngayon, nilalagay natin ang aking hipon. Lakas natin konti yung apoy. Lalagyan ko siya konting-konti lang po ng patis. Kasi yung hipon, ay yung puso, piniga natin sa asin. So, meron na siyang konting alat. Para lang tumasa dito sa hipon yung patis. At lagay natin yung konting paminta na natira doon sa aking pinantimpla sa puso ng saging, para mawala naman yung lansa ng ating hipon. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Takpan po natin para maluto. Ito, kumulo na po ang ating hipon. Nakuluan na siya, so luto na. Ngayon po ang gagawin ko ay hahanguin po siya para hindi siya ma-overcook. Ngayon, lahat naman ng juice niya maiiwan dito sa wok, sa ating kawali. Doon po pakukuluan yung aking puso ng saging hanggang sa maluto yung suka niya. Ito po ay style nung tita ko na nagtitinda ng ulam sa Pilipinas. Siya ang nagturo sa akin ito. Ganyan po. Ito yung tinimplahan ko na ng paminta at saka suka. Ayan, lalagay lang po natin siya dito sa kawali. Hayaan siyang kuluan. At huwag hahaluin. Hindi siya hahaluin at hindi rin tatakpan hanggang sa maluto po yung kanyang
suka. Di siya pwedeng galawin, ganyan lang po siya. Ngayon, pag naluto na yung suka, maamoy natin yung amoy ng suka niya. Pag-evaporate. So, it means naluto na yung suka. Noon, pwede natin siyang haluin, tapos tatakpan natin. Masarap magluto yung tita ko. Marami kong natutunan sa kanya. May mga technique, pati sa pagluluto ng paksiw, para maging maputi daw yung sabaw. Ibang video ko po, ipapakita ko sa inyo yun. Balikan po natin ito. Hayaan muna natin siyang kuluan hanggang sa maluto ang suka. Ayan, amoy na po ang sisig na timpla dito sa aking puso ng saging. At yung suka, maamit mo na rin. So, pwede na natin siyang haluin. Ayan, haluin na natin. Para maging equal yung pagkaluto niya. Tapos, pwede na rin natin ilagay itong sahog. Ibabalik ko yung sahog niya para mas lumasa siya. Hahaluin po natin siya paminsan-minsan. Hindi ko po ito sasabawan. Lalagyan ng sabaw, basta yung natural lang na katas niya, tsaka yung hipon at yung vinegar. Ito na ang ating sisig. Sisig ala. Ito na po ang aking kilayin puso ng saging. Ayan ang aking background ng aking apo, si Baste, gutom na. Pero di pa dyan pwedeng kainin ito. So lahat po ng, kung inyo pong nagustuhan ng aking videos, don't forget to like, share, and subscribe, and click the button for more updates. Okay, salamat po sa panunood and see you on my next video. Okay, bye-bye!